Hello everyone, magandang araw sa bawat isa at sa mga taong makakapanood ng video ko. Ninais kong gumawa ng video at nais ko rin isalaysay o ikwento kung ano yung naranasan ko sa buhay ko along my way until now. So ngayon ay March 24, 2019. Okay? Yun yung date ng nag-start akong gawa ng video. So, itong video na to ay sana magkaroon ng inspirasyon o may inspirasyon sa bawat isa na pares kami ng napagdaanan. Pero alam ko, may iba-ibang kwento ang buhay, may kanya-kanyang kwento ang buhay, may mga dumaan pa na mas mahirap sa akin. Pero syempre, depende kung paano mo siya i-foresee at kung paano mo siya naisin. Diba? Hindi man tayo mayaman o sobrang yaman, pero nais ko lang i-share ang aking kwento para sa mga taong gustong o may pangarap o nangarap at may simpleng pangarap na tulad ko. So, ako si Eric for short, Roderick Acevedo ang full name ko. Pinanganak ako sa 12 anak ni Jose Acevedo at Encarnacion Molina na aking pinakamamahal na magulang. Pang-sampo ako sa 12. So, 8 kaming lalaki, 4 na babae. Buhay lahat yun. So, yun. Gusto kong simulan ang simpleng buhay ko nung bata ko. Na kung saan nagkaroon ako ng mulat nung 1990. Kasi doon ako nag-grade 1, nag-start mag-aral. So, nung bata ako, ang mga gusto kong balikan nung bata ako yung lahat fresh, mga gulay, mga prutas, yung isda, punta ka lang sa bukid, sa may mga butas-butas sa mga palayan, may makita ka ng isda. Pero ngayon wala ka nang makikita ganun sa mga palayan dahil syempre puro pesticide na, namamatay sila. Kahit sa ilog, pagka namingwit ka doon, anday mo makukuha. Ngayon wala ka nang halos makuha kasi namamatay sila sa mga pesticide. So, ganun ka-fresh ang buhay noon. Nung bata ako, takot ako sa mga tao na maraming tao. Sa mga sasakyan, ganun. Kapag nakita kami sa sasakyan, takbo ka agad kami sa mga gubat, ganun, sa mga mapuno. So, kung ano, laging wala yung magulang namin kasi naghahanap buhay sila. So, ang alaga namin noon, hindi siya mga aso, kundi mga bayawak. Ay, alam mo yung bayawak, pag nauuwi si tatang ko kasi tinatali niya yun. Pag uulamin na namin yun, pipili ka lang kung anong gusto mo doon. So, yun yung ulam namin. Bayawak, hindi ko alam kung nakaulam na kaya ng bayawak, pero masarap ang bayawak. Little crocodile. So, yung itlog nun, oval na malalaki. So, yun masarap. And then, so ganon. Nung 1994, nag-grade 1 ako. 1990, nag-grade 1 ako sa may nagkatutuan. And then, 1994, nagkaroon ng problema kasi nakasugat ako ng classmate ko. Hindi ko naman siya sinugatan, kundi aksidente. So, nasugat yung sa may paa niya. Hindi na siya makalakad halos. And then, doon natakot na ako noon kasi wala. Hindi siya biru-birong sugat kasi yun. So, yun. Hindi na ako pumasok doon. Then, nung umuwi yung ate ko sa amin nung 1994, si ate Lina na taga Caloocan, sabi niya sa akin, dadalhin daw niya ako sa Manila. Kaso ang problema ko noon, hindi ako marunong mag-Tagalog. Pero sabi niya, matututunan ko naman daw. Kasi pure akong Ilocano. Sa school nga, nagbabayad ako noon ng multa kapag nagsasalita ako ng Tagalog. Dapat kasi, ay mali. Kasi pag nasalita ko ng Ilocano,
magbabayad ako kasi dapat Tagalog. Kasi tinuturuan kami ng teacher namin na mag-Tagalog. Kaso syempre, wala pa naman kaming, wala naman nagturo sa akin na ganun na katulad ngayon na marami kang pwedeng makuha ng impormasyon. So walang cellphone, walang dictionary, ganun. So ang ano namin, ang bag ko nga lang nun, yung galon, yung bubutasan mo lang sa taas, tapos dun gagawin yung tatang ko, dun ilalagay yung mga notebook mo, ganun. So ganun ang buhay noon sa amin, pero masaya kasi fresh lahat ang environment. Tapos nung dinala niya ako sa Manila, kasi hindi pa ako marunong mag-Tagalog, sabi niya mag-practice daw muna ako mag-Tagalog. So isang taon akong na-standby sa Caloocan, sa may Kapayapaan, bagong baryo. So doon ako nag-stay. So pinag-alaga niya ako ng anak niya, na yung tatlo niyang anak, tapos kahit sanggol pa rin alagaan ko na. So doon ako natuto na mag-alaga ng bata. So ang nangyari noon, numero na mag-Tagalog, pinag-aral niya na ako ng grade 4. So kalahati lang ng grade 4 nung nag-aral ako sa Caloocan, kasi nagkaroon yata ng problema noon in terms of financial. So kinuha ako ng kuya ko na si Honorato Acevedo, na siyang tumulong din sa akin sa pag-aaral ko at sumuporta sa akin sa pag-aaral ko. Kaya kuya, kung mapanood mo itong video na ito, salamat kuya sa pagtulong mo sa akin, na ikaw yung naging instrumento ng para makarating, may marating din ako. So nung nag-aral ako doon, ang school ko noon sa may P. Burgos Elementary School, sa may basta doon sa Santa Mesa. Tapos ang bahay namin sa may Damca, Santa Mesa, likod ng SM Center Point. So yun, pagka uwi nga, pagka ano, doon ko naranasan mag 1-2-3 sa jeep. Kumbaga parang 1-2-3, ibig sabihin pagka sumakay na ako sa jeep, dapat uupo ako sa likod ng driver, sa may likuran niya, para pag inabot yung pamasahe ng mga sa likod, pag sinabi niya pamasahe ko, gagayahin ko lang siya, mama pamasahe ko. So pamasahe ko na yun. So ganun ang ano, pero hindi naman siya madalas. Siyempre konti lang naman allowance, tapos siyempre nakakain mo din. Then yun ang kwento ko nung ano. Tapos lumipat ng bahay yung kuya ko, at nagkitinta pala ako ng ano, ng ice candy noon, kung ano-anong paninda para meron lang ano, may allowance, ganun. Kasi nagre-renta rin yung kuya ko noon dun sa lugar na yun. So nung ano yata, nung mag-grade 5 na ako, kalahati ng grade 5, lumipat na kami sa Cavite. Nakakuha yung kuya ko doon ng ano, lugar na kung saan pwede kaming tumira doon. Yung ano niya yun, hipag niya. So tumira kami sa Cavite, sa may Carissa Homes, Tansa Cavite, sa may Tasag Elementary ako, sa may Punta Elementary School. Doon ako nag-aral ng grade 5 at kalahati ng grade 6. So yun yung ano, yun yung year ko doon sa lugar na yun. Tapos nagkaroon na naman yata ng ano, problema, kaya nilipat na naman ako ng Lupao. So doon ako nagkalahati ng grade 6 sa Lupao Nueva Ecija. So Lupao Nueva Ecija, sa may Agupalo Este Elementary School ako nag-aral, nagtapos ng grade 6. So doon syempre, galing Manila, syempre ang buhay naman doon, magtanim ng palay, magbunot ng palay at maggapas, yun naman ang kabubuhay doon. So yun naman ang ano, yun naman ang aking pinagkakabalahan noon, hindi siya pagtitinda. So yun yung ano, tapos nag-graduate ako ng elementary school doon. Naka-achieve naman ako ng honor noon sa as a grade 6. Ano yata ako noon, fifth honorable mention noon ako doon sa ano, sa Agupalo Elementary School. Hindi ko alam kung mang fifth ako, basta may honor ako. Yan. So natutuwa naman ako kasi kahit ganun